Good day mga ka-farmers. So nandito tayo sa farm namin ngayon, no. So dito tayo sa cabin, no. So ito yung cabin namin, no. Yan. So ngayon ipakita ko sa inyo ang difference ng mga bawat breed, no. So ito mamaya ipapakita ko sa inyo, no. So bago ko ipakita sa inyo yung ating iba't ibang breed, no. So ipakita ko muna sa inyo yung ating pabo. So yun yung ating babo, no. So yung Bourbon Red, no. Ano lang sila, no. Kasama ng Blue Australorp, no. Yun, ang kagandahan sa Bourbon Red is makakatulong sa inyo, no. Dahil sa mid-size pa lang niya is naabot siya ng 15 kilos, no. So yun. Mga ka-farmers, so tamahan niyo ako at tingnan natin yung ating mga iba't ibang breed ng manok. So tara! Mga farmer, nandito yung ating iba't ibang breed, no. So nandito yung ating Australorp chicken, so yung ating light Brahma, and then yung black Brahma, at yung Jersey Giant. So ito, papakita ko sa inyo yung sizes nila, so yung difference nila, no, para malaman ninyo kung ano ba talaga ang true sizes nila. So tara! So ito mga ka-farmer, no, yung ating Australorp. Yung ating Australorp chicken, and then yung ating light Brahma, at saka yung black Brahma. Then yung ating Jersey Giant. Ano? So ayan, kayo na lang humusga kung ano ba talaga ang true sizes ng Jersey Giant. So ayan na, nasa paningin nyo na, no. So dito mga farmer, no, mapapansin niyo yung Australorp natin, and then yung ating light Brahma, at yung katabi ng light Brahma yung black Brahma natin, no. So then syempre yung ating hinihintay, no, yung Jersey Giant, no. So mapapansin niyo mas malaki talaga yung difference, no, ng Jersey Giant, no, sa ibang breed, no. So ito yung dahilan kung bakit sila yung tinuguring pinakamalaking manok, no. So dahil din sa bigat nila at saka yung katawan nila, so talagang ma-amaze kayo, no. And then ang maganda dito is hindi siya padded legs, no. Maganda is yun nga, hindi siya basta-basta maano sa mga putikan, no, na hindi kagaya ng Brahma. So ang kaganda naman sa Brahma, so matatangkad naman sila. And then malaki din, ano. At ganyan din sa Brahma, sadyang napakaganda dahil lang sa kanilang magandang balihibo sa paa. At ayun, nakakaliw talaga sila din tingnan, no. Kasi malalaki din talaga sila. And then lalo na kapag mas maganda yung selection ng breeding mo, no. Dahil malalapad din ang katawan nila. Ang Australorp naman is nagustuhan ko sa kanila is magaling talaga silang mangitlog. Then napakalakas ng resistensya nila. So kaya ito yung napili kong paitlugin. So ang pinili ko kasi is paitlugin, then nagano lang ako ng mga giants, no, for meat natin, no, meat purposes. So ayan, no. So mga ka-farmers, so may papayo ko lang sa inyo is beware of fake, no. So marami kasi kumakalat na fake Jersey Giant, no. So hindi lang yun, sa iba't ibang breed din, no, marami ding mga fake. O sabi naman natin hindi fake, so hindi lang nila alam na yung breed nila, no. So akala nila yun na yun, no, kasi kamuka. So meron naman tayong dati na na-vlog na, no. So yung nearest na kamuka nila, no, yung Java breed, no. So Java breed, no. So kasi na yung Java breed natin is na naibenta na natin, no. So wala na kasi. Sayang, no, sa para sana nakita nyo rin kung ano yung difference ng size nila. Pero masasabi ko is yun, sumusunod sila sa laki ng Australorp, no. So yun, no, naipakita ko sa inyo lahat yung mga breed na iba't ibang difference ng size ng ano ng manok, no. So yun, kayo na lang mag-judge kung ano ba talaga sa tingin niyo ang true sizes ng Jersey Giant. So basta ako pinakita ko na sa inyo, no. Yun, no. So magpapaalam muna tayo. So hanggang sa muli, ito po ang RHYCIOUS Backyard.